Nahuli ng MMDA na dumaraan sa EDSA busway ang mga government vehicle na hindi naman rumeresponde sa emergency. Ang mga palusot nila, hindi bumenta. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Sunod-sunod ang mga motorsiklo at sasakyang pinapara ng mga traffic enforcer sa bahaging ito ng EDSA busway sa Cubao kaninang alas 6 ng umaga. Ang delivery rider na ito, hinabol pa ng mga enforcer matapos tumakas. Anong iniisip nyo na tatakbuhan nyo kami? Ganyan ba tayo? Agad kinuha ang lisensya ng rider at pinikitan. Dalawa lang din ng pressure, sir. Mali po ako, sir. Pero bukod sa mga motorsiklo, kapansin-pansin na maraming government vehicles ang nahuli. Ang penalty po nito, 1,000. Sa Monday, patas po penalty nito, kaya iwasan niyo po dumaan ng backday. 5,000 na po. Nagkabo ang government po kayo, sir? Opo. Sinubukan pa niya makiusap na kung pwedeng warning lang ang pagkakahuli sa kanya. Hindi po, wala pong warning, sir. Ticket po, isyong ko po ng ticket, sir. Tinanong naman siya kung bakit pilit pa rin siyang dumaan sa busway kahit bawal. Emergency lang. Magsusundo kay, kay bus. Pwede lang dumaan sa busway ang city buses, ambulansya at government vehicles na rumiresponde sa emergency. Ang natikitan kanina, 42 sasakyan. Kabilang ang 9 na sasakyan ng gobyerno. Ayon kay MMDA New Task Force Special Operations Unit Chief Bong Nebriha, pasilip ito sa mas matinding hulihan simula sa Lunes, kung saan mas mataas na ang multa sa mga pasaway. Ito para masanay na yung mga kababayan natin. Na unang-una, bawal dumaan sa busway. And secondly, sinasabihan na namin sila na by Monday, iba na yung penalty. Mas mataas na. Mula 1,000 piso, mayiging 5,000 piso na agad ang multa para sa first offense. 10,000 pesos naman at 1 buwang suspension ng driver's license. Sa second offense, may kasama pa yung mandatory seminar. Para sa 3rd offense, 20,000 pesos at 1 taong suspension ng lisensya ang parusa. Habang 30,000 pesos naman at babawiin ng lisensya kapag inulit pa sa 4th beses. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.